Ito po yung ating list of ingredients na madalas nakikita nyo sa ating description box at sa bandang dulo ng ating video. Yung ating 3 kilos rice na nagkakahalaga ng 150 pesos. Yung ating tubig, pinresyohan ko na lang po ng piso. Yung ating coconut milk, hindi ko na po ito pinresyohan pa dahil free naman po ito dahil pangalawang gata na lang ito. Yung ating wash sugar na 20 pesos. Yung salt naman po, hindi ko na lang din po nilagyan ito ng presyo dahil kaunti lang naman ang ginamit. Yung ating coconut cream, nagkakahalaga po ng 192 pesos. Then yung ating brown sugar, 55 pesos. Ngayon po ang tanong, paano nga po ba natin napapresyuhan yung ating mga asukal? Kaya po madalas nakikita nyo sa ating mga ingredients may grams na kasama. Yan po ay para mas madali nating mapresyuhan yung ating mga asukal. Ganoon na rin po yung iba pa nating ingredients na pwedeng itimbang. Yung 1 and 1 half cups po ng sugar ay tumitimbang ng 273 grams. Para po makuha natin yung presyo niyan, alamin po dapat natin kung magkano per kilo yung ating washed sugar. Dito po sa lugar namin ay 72 pesos, i-divide po natin ito sa 1,000 grams which is 1 kilo, kaya naman po ang lalabas ay 0.072 per grams ng ating washed sugar. Then i-multiply po natin ito sa kung ilan po yung nagamit natin which is 273 grams, pumatak po ito ng 19.656, ni-round up po na lang po ito sa 20 pesos. Isa pa po sa example ay itong ating brown sugar. Dito po sa amin, 68 pesos po ito per kilo. Kaya 68 divided by 1,000 grams. 1,000 grams po pag kinonvert ito ay 1 kilogram. Pumapatak naman pong 0.068 per gram yung ating brown sugar. I-multiply naman po natin ito sa dami ng ating nagamit which is 800 grams. Pumatak naman po ito ng 54 pesos and 4 centavos na ni-round off ko na lang po sa 55 pesos. May makikita rin po kayo doon sa bandang dulo ng ating video ng other expenses. Yun na po yung gastos natin sa ating mga bilao, sa ating aluminum foil, sa ating cling wrap, sa ating kalan, gas at electric na ginamit. Kaya importante rin po na mapanood nyo lagi yung ating video hanggang sa pinakadulo dahil doon nyo po talaga malalaman kung magkano yung ating full costing. Dito po sa amin ang isang rolyo ng cling wrap at aluminum foil na 8 meters ay nagkakahalaga ng 22 pesos. Yung lahat po nung ginamit natin sa ating limang bilao ay kumulang po ng kakaunti lang kaya pinresyuhan ko po ito ng tig 25 pesos. Then sa kalan, gas at electric naman po 150 pesos yung aking pinresyo. Paano naman po ito kinukuha? Dahil nga po matagal-tagal na rin ako nagluluto, katulad nung sinabi ko sa inyo sa ating mga nakaraang video, kapag po talaga ako'y nagdenegosyo, may isa po akong nalagyan, doon ko po nilalagay yung aking mga expenses, katulad po nung aking ginamit sa kalan, gas at electric. Then once na naubusan na po ako, dumating na po yung bill ng aking kuryente, doon ko rin po ito kinukuha. Ang ginagawa ko po per 2 minutes ng aking pagluluto sa kalan dahil medyo mahal na po ngayon yung gas. At per 2 minutes rin po nung aking paggamit sa ating electric, pinipresyohan ko naman po ito ng piso. Kaya po yung ating total expenses kapag kinumpute po natin ito lahat ay 743 pesos. Yung ating yield naman po kung ilan yung ating nagawa ay 5 bilao ng tig 14 inches. At yung ating SRP or yung ating suggested retail price ay 255 pesos up to 300 pesos. Sa pagbipresyo po ng ating mga paninda, pwede nyo po itong ibase sa dalawang factor. Yung una ay kung magkano po ito ibinibenta sa inyong lugar, malamang po hindi lang naman po kayo yung nagtitinda ng mga ganyang paninda. Much better po na may idea kayo kung magkano po ito ibinibenta sa inyong lugar. At yung pangalawang factor naman po ay yung ituturo ko sa inyo ngayon. Yun pong ating total expenses ay imumultiply po natin sa 1.7. Pero bago po natin pag-usapan yan, alamin po muna natin yung ating possible profit. Kung halimbawa po na binenta natin ito ng 255 pesos, imumultiply po natin ito sa kung ilan yung ating nagawa, bali 255 times 5 is equals to 1,275 pesos, then ililest po natin yung 743 pesos, kaya po ang posible nating kitain ay 532 pesos.
If ever naman po na binenta natin ito ng tig 300 pesos per bilao, 300 times 5 dahil 5 bilao nga po yung ating nagawa ay 1,500 pesos. I-less po rin natin yung ating ginastos na 743 pesos. Ang posible naman nating kitain ay 757 pesos. Pero ang tanong, paano nga po ba natin nakuha yung ating SRP? Ano yung 1.7? Paano yung gastos sa pamasahe at labor cost? Balikan po rin natin yung ating total expenses, which is 743 pesos. I-multiply po natin ito sa 1.7. Again, ano po yung 1.7? Yung 1 po ay nag-stand sa 100% ng ating puhunan, which is 743 pesos. At yung 7 naman po ay 70% ng ating pinaka-earnings or yung ating profit. Doon na rin po papasok sa 70% yung ating labor cost at yung ating pamasahe. Hindi na po kayo talo sa 70% kahit pa po isama yung ating labor cost at yung ating pamasahe. So ang magiging total po niyan ay 1,263.1. I-divide naman po natin ngayon sa kung ilan po yung ating nagawa, which is 5 bilao, bali divided by 5. Ang kalalabas na naman po nito ay 252.62 pesos, which is yan na po yung ating magiging SRP. Ni-round off po na lang po kaya ginawa ko pong 255 pesos. Bali, nagbibigay lang po ako ng option na pwede nyo po itong ibenta mula po doon sa 255 pesos hanggang sa 300 pesos. Sana po mga palalabs ngayon ay mas malinaw po itong naipaliwanag sa inyo kung paano po ako nagko-costing ng aking mga paninda. At karagdagang idea lang naman po itong aking ibinahagi sa inyo dahil kayo pa rin naman po ang magde-decide kung magkano nyo ibebenta yung inyong mga produkto. Especially magkakaiba po yung lugar natin, magkakaiba rin po yung mga presyo ng ingredients na ating ginamit. At possible rin po na iba na po yung presyo ng ingredients natin ngayon kumpara po sa kung kailan ko nagawa itong video. Ang importante po, at least nagkaroon kayo ng idea kung paano natin pipresyuhan or kukwentahin yung atin pong mga ingredients.